Kayo ba ay may alam sa salita o letrang satur? Kung wala, ito po ngayon ang aking pong ibabahagi. At sa mga may kaalaman na nito, maaaring makadagdag ang aking pong ibabahagi ngayon sa inyo. Magandang araw at magandang gabi sa inyo lahat na sumusubaybay sa aking channel. At maraming salamat sa mga nag-subscribes at patuloy na nagsusubscribe dito sa aking channel, Salitang Lihim. Maraming salamat din po sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Noong panahon ng mga emperor sa panahon ni Emperor Nero, noon ay kanyang pinahihirapan ang lahat ng mga malalaman at nalalaman niya na Kristiyano na patuloy na nananampalataya kay Jesucristo at sumasamba, na kahit na ang grupo ng mga Kristiyano ay gumagawa na ng mga code para sila ay hindi makilala o para sa kanilang pagkakakilanlan ay itatago ito sa pamagitan ng code. Ang code ay Pater Noster, Alpha et Omega. Nasa kabilang banda ay kanilang pag-aanilangan pa rin dahil maaaring matukoy o sila pa rin ay makilala. Dahil kung ihahabi ang katagang ito ay mauunawaan na isa itong orasyon na kung ipoporma na pakrus o krusipiko ay isang pananampalataya. Na ito ay nakaporma sa orasyon o salitang lihim na ito, Satur arep o tenet o opera rotas. Akin pong ibabahagi ang forma nito sa akin pong community. Ito ang mga salitang ginagamit ng Kristiyano noon upang hindi makilala ng mga Romano. Kung ang mga katagang ito ay babanggitin ng mga Katoliko noong panahon, kung kaya't ito ang kanilang ginagamit na code. Ang level ng pananampalataya ng mga Kristiyano noon ay sobra dahil handa itong ibuwis o iali ang kanilang buhay para lamang sa pananampalataya sa Diyos. Nawala sa katiting ng pananampalataya ng Kristiyano sa panahon ngayon, kung kaya't ang orasyon o salitang lihim na ito ay mismong ginagamit maging ng mga martir, santo, santa at buong Kristiyanismo noong panahon. Aking po ibabahagi ang kabilugan o kabuuan nito. Satur, ang ibig sabihin ay ang Diyos Ama o ang tagapagligtas. Arepo, kumikilos, nagbubungkal. Tenet naman ang ibig sabihin ay nagahari, opera sa mga gawa ng mga tao. Rotas ang ibig sabihin ay ang mga ginagawang bagay, kung kaya't ang salitang lihim na ito ay napakabisa kapag iyong gagamitin. Kung mapapansin natin po itong pinapagamit sa ibang mga tangan o medalyon dahil talagang ito po ay napakabisa, lalo na kung idadagdag mo sa huli ang satur sa iyong mga salitang lihim. Ang Satur ay may dalawang klase ng basag. Ito ay ang koronado at hindi koronado. Ang mga basag ay akin pong ilalagay sa aking community. Pakitingnan na lamang po. Nasa saad na ang mga basag ay may kapangyarihan at lakas. Kung kaya't ito ay napakabisang magpaandar ng mga salitang lihim o orasyon. Upang mapaandar, tingnan na lamang sa aking community ang mga basag. At kung kayo ay hindi nakakapag-subscribe dito sa akin channel, Salitang Lihim, at sa inyong tingin ay nakakatulong o makakatulong sa inyong pamumuhay. At sa inyong tingin ay ito nga ay nakakatulong, akin po itong binabahagi. At kung inyo nagustuhan ng video ay pakilike na lamang po at i-click ang subscribe button sa bandang kanang ibaba ng video na ito. I-click na lang din po ang bell icon at piliin po ang all upang palagi po kayong manotify sa bawat video na aking pong ibabahagi o i-upload para po sa inyo.
At disclaimer na rin po sa mga di nais o hindi kailangan ng video na aking ibinabahagi, dahil ito ay para lamang sa may mga lubos na paniniwala at nais matutunan o madagdagan ang kaalaman. Kung kaya't skip nyo na lamang po ang video at naghanap o maghanap kayo ng content na inyong nais, salamat. Narito po ang mga paggamit ng mga basag akin pong ibabahagi ngayon. Una, pangkumbati sa panggagamot, gumamit ng 25 na bliyato, isunod ang susi nito, Yeshua Masiya, upang bumitaw na sa katawan ng pasyente ang masamang elemento o espiritu. Pangalawa, gamitin naman ang lumang basag sa bibliyato ng Sator para sa pangontra ito sa masamang espiritu, usalin lamang sa isip 3 beses. At isunod ang susi nito kasunod at hipa ng tuktok ng 3 beses ang pasyente. Maaari ka rin gumamit ng salompas, isulat dito ang mga basag at itapal sa sikmura ng pasyente. Hayaan ang 3 araw sa sikmura. Ang pangatlo, kung sa kagipitan kagaya ng mga kapahamakan at maaari mo ding gamitin pangkubati ang 25 na basag bilang susi kung mas nais mong mapantal sa salitang lihim o ng salitang lihim. Pangapat, pwede mo ring ibasag ang talisman ng Sator para lalong bumagsik ang tapang ng iyong tangan o gamit o medalyon. Panglima, at kung ikaw naman ay may mga gustong hilingin o pangkalahatan, paalala lamang na ihiling ang mga posibleng mangyari. Huwag po yung imposibleng maganap o magaganap. Sa kahilingan ay may mga kabutihan po lamang at hindi makasasama sa kapwa. Magdasal ng isang ama namin, pagkatapos ay sabihin na 1 beses lamang ang kahilingan at isunod ang basag ng Sator, pumili lamang ng 7 basag at isunod ang susi. Twenty-one days po itong gagawin, sunod-sunod na araw, walang patlang. Pagkatapos nito ay huwag na pakaisipin o ihan o hintayin pa matupad ang kahilingan dahil ito ay dadating sa tamang panahon. Sa kompletong mga basag ng Sator ay akin pong ibabahagi sa susunod. Ang iba ay akin pong ilalagay sa aking community. Pakitingnan na lamang po. Salamat. Paki-like na lamang po ang video na ito kung may mga maitutulong po sa inyong kabuhayan. At sa mga di pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po at maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat hanggang sa muli, mga kalihim.